Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol po sa control na ito. Itong ating push button, ito ang tinatawag nating pulse relay. Pakinggan nyo pong mabuti kasi ang control na ito ay katumbas po ito ng tinatawag nating 3-way switch saka 4-way switch na control sa ilaw. Ngayon, i-explain ko muna ito kung paano ito mag-function. May naishare na ako nitong video, pulse relay. Pero ito ay ibang type naman. Dito sa ating pulse relay, makikita ninyo, i-zoom in natin. Zoom in. Yan. Mayroon siyang seleksyon. Auto, ito. Tapos, pag nakataas ay manual. Tapos, mayroon po siyang ditong switch. Dito. Tapos, may contact siya. 1 and then 2. Yan ay open sa kasalukuyan. Ito, 3 and 4 ay open sa kasalukuyan. Switching po yan. Andyan naman ang ating relay. Ang ating coil, I mean. Ang supply ng ating coil, ang rated supply ay 230 volts. A1, A2. Tapos, ang maximum na kaya ng ating contact dyan ay 16 amps. Andyan po, 16 amps. Paano ba mag-function ang relay na ito? Ang pulse relay. Ang ating coil, yan, makita ninyo, A1 saka ito, kailangan nating supplyan muna. Kapag sinupplyan natin yan, ito mag-a-action, mag-switch. Yang A1 saka ito na yan, mag-close yan. 3 and 4, mag-close po yan. Okay. Ngayon, ang supply natin na ilalagay, line 1, line 2, ilalagay natin dito sa 1 saka 3. Tapos, ang load naman natin ay dito sa 2, saka 4. Kapag nag-switch na, magkakaroon ng contact, magkakaroon tayo ng supply sa load side. Ginagamit ang relay na ito pag-control po mga kababayan sa ilaw. Sa pamamagitan ng push button na ito, susupplyan natin ang ating coil sa relay na ito ng momentary lang. Lagyan natin ng supply at ang ating ilaw ay iilaw na kasi ang switch isi-switch na ng ating coil. Pag binitawan natin ito dahil ang nasa yung contact nito ay normally open po. Pag furnish natin ito, magko-close. Pag bitaw natin ay mag-o-open ulit. Yan, ibalik natin sa normal video para makita ninyo. Yan. So, may in na tayo, may supply na tayo dito sa ating 1 saka 3. Tapos ang load side natin ito 2 and 4. Ngayon, ang ilaw natin, nilagay natin sa gitna, separate dyan, dito sa load. Wala namang kinalaman sa kanyang normal open contact, ano? Dyan lang siya dumaan para makita natin dito. Ang itong switch natin, nakasilik siya sa auto. Yan, naka-auto siya. So, ibig sabihin, makukontrol natin ang ating relay dito sa remote, dito sa switch na ito. Pailawin natin mga kababayan. Kapag finish ko ito, magkuklos ang contact, tapos magkakaroon ng supply sa relay. At ito ay magsiswitch. Yan. Nag-ilaw na. Binitawan ko, nag-open siya. Ibig sabihin, kahit nag-open na siya, ang switch niya na mag-on ay remain pa rin nakaklos. Yung switch niya, remain pa rin nakaklos. Ang relay po, mga kababayan, wala ng power yan. Wala ng power ang ating relay. Dahil naka-open na yan, nag-iisang linya na lang ang naandyan kasi isang linya lang ang kinating ko. Pwede nating katingin yan ng dalawa para parehas na walang linya na papasok, wala ng boltahe. Pero sa ngayon, wala ng power yan. Ang relay natin, hindi na naka-energize. Sa susunod na function natin, i-off ko, gano'n naman ang gagawin. Lalagyan natin ng supply, ang coil nito ay isi-switch ang ating switch sa loob ng relay nito. Yan, nakita nyo po. Naandyan na, nakontrol natin dito. Nag-off na siya. Ang relay natin, wala na ulit supply. Kasi kapag sinuplayan ito, saka lang ito mag-switch. Pinukuman lang natin. Yan ang function nito. Ngayon, ang pagkakaiba naman nito dun sa nauna kong, dun sa ibang video na shinare ko about sa pulse relay, ito naka-automatic. Subalit, kapag halimbawa ito ay, dito ay malayo ang push button natin, ito naman ay nasa ating control panel o nasa, yun nga, nasa control panel natin, pwede natin makontrol ito dito kung may gagawin tayo. Naka-off yan, pwede natin i-on. Naka-on yan. Naka-auto yan, ano? Pero pwede natin makontrol dito
Pwede rin dito. Pwede natin off dito. Pwede rin on dito, off dito. Pag naka-off dito, pwede rin on dito. Yan po yan mga kababayan. Subalit, kapag in-off natin halimbawa dito, tapos nilagay natin sa manual. Manual na ba? Parang naka-manual na. Yan, naka-manual na. Hindi na natin makukontrol sa buto na yan, sa remote niya. Wala na. Dito na lang natin siya makukontrol. Nakita nyo po. Tatandaan nyo, umilaw dito kasi separate dyan. Andito po ang linya niyan. Nandyan. Ilaw lang naman yan. Ilaw lang. Pero hindi natin makukontrol dito na i-off. Dito na. Dito ulit ang off natin. Yan. Ganyan po ang function ng pulse relay na ito. Napakaganda po nito mga kababayan. Sa ibang video, sabi ko nga, i-explain ko ito, ang kaibahan nito o ang pagkakaparehas ng function, pero ang advantage nito sa ating tinatawag na 3-way and then 4-way switch na kayang kontrolin ang ating ilaw sa iba't ibang location. I-explain ko sa ibang video. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Sana po may karagdagang kaalaman naman na natutunan kayo sa video ito, lalo na sa ating mga baguhan pa lang. Pero sa mga veterano na dyan, kung nandito kayo sa channel na to, maraming salamat po. Pasupport naman po. Thank you po.